Ready! GMA Weather! Serbisyong totoo ng GMA News! Patuloy pa rin po ang ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Dulot po yan ng hanging habagat na hinahatak at pinalalakas ng Bagyong Jose. Para sa kabuuang ulat panahon, narito po si GMA Weather Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Magandang umaga po, Mang Tani. Magandang umaga, Kara. May malalakas pang pag-ulan na inaasahan sa ilang lugar dito sa Southern Luzon. At nakataas ang yellow rainfall warning ng PAGASA dyan sa probinsya ng Batangas at ibang bahagi ng Laguna at Cavite. Ibig sabihin yan, may malalakas na pagulang nararanasan doon po sa mga lugar na yon sa mga oras ito. At may minsanang ding malalakas na pagulan dito sa Metro Manila, sa Rizal, Quezon, dyan sa Zambales at Bataan. At nakikita natin itong mga kulay pula na ito. Ito yung mga malalakas na pagulan na galing pa ng West Philippine Sea at patungo nga dito sa mga binanggit nating lugar na magdudulot ng mga pagulan. Epekto pa rin yan ang hanging habagat o southwest monsoon na patuloy na hinahatak at pinalalakas ng Bagyong Jose. Ngayong araw, patuloy pa rin naapektuhan ng habagat ang iba pang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na yung western section. At pinag-iingat po ang lahat sa posibilidad ng landslide at flash flood. Samantalang sa Visayas, dahil may kalayuan tayo ito sa bagyo, ay mahihinang ulan naman ang maaaring maranasan. At sa Metro Manila, mataas pa rin ang posibilidad ng minsanang malalakas sa pagulan na thunderstorm ngayong araw mula po ngayong oras na ito hanggang mamayang gabi. Posible namang umabot sa mahigit 4 na metro ang taas ng alon sa seaboards ng Luzon. Mula yan sa Palawan, iba pang western seaboard ng Luzon, northern hanggang eastern seaboard. Kaya delikado po para sa maliliit na sakyang pandagat na pumalaod doon. Huling namatanang PAGASA ang mata ng Bagyong Jose sa layong 790 kilometers sa may silangan ng Kalayan. At napanatili ng bagyo ang lakas ng hangin nito na 165 kilometers malapit sa gitna at bugsong umaabot pa ng 200 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ito pa northwest sa bilis na 13 kilometers per hour. At base sa forecast track ng PAGASA, sa Huwebes ito inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Pero mga kapuso, patuloy pa rin hahatakin ng Bagyong Jose ang hanging habagat at makikita nga natin dito sa mga violet na arrows na ito na kahit po nakalabas na ng PAR yung sirkulasyon ng bagyo, malakas na habagat pa rin ang asahan, lalong-lalo na dito sa Northern Luzon, pero hihina na yung habagat dito sa may Southern Luzon kasama na ang iba pang bahagi ng Visayas. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Ginoong Nathaniel Cruz, GMA Weather Resident Meteorologist.